Hello, kumusta at isang magandang araw na naman pong muli sa inyo lahat mga boss at welcome pong muli dito sa aking YouTube channel, Rick Lawrence TV. Tayo po ay nandito na naman para magbahagi ng isa na namang panibagong video. At sa video na ito mga boss ay bahagi ko sa inyo yung tungkol sa starting and charging system wiring diagram ng Isuzu NPR. So ayan po mga boss, ito yung ginawa kong wiring diagram at ibahagi ko sa inyo. Pero bagong lahat mga boss, kung kayo po ay bago lang dito sa aking YouTube channel at di pa nakapag-subscribe, please pag-subscribe na at pakipindot na rin yung notification bell button para lagi kayong updated pagka mayroon tayong bagong upload na mga video. At pakipalon na rin po yung aking Facebook page. So ayun po, tara sabay-sabay natin panoorin itong video na to. Pasok mga kaibigan! So ayan po mga boss, ito yung ginawa kong starting and charging system wiring diagram ng Isuzu NPR at ibahagi ko sa inyo. So ayan po, stay tuned lang kayo at panoorin nyo ng buong video na ito hanggang dulo para mas maintindihan nyo kung paano yung wiring connection makakabit sa bawat isang component na kasama dito. At alam nyo mga boss, itong Isuzu NPR, ang makina nito ay diesel. At ang magiging power supply nito ay 24 volts. So ayan, tulad ng una kong mga video yung binahagi sa inyo mga boss, ang una po rin banggitin dito ay ang mga component na kasama dito sa ginawa ko. So ayan, ating makikita mga boss, nandito yung dalawang battery, alternator, starter, at meron siyang inline fuse. Then ito naman yung chassis fuse. At dito sa loob ng chassis fuse, dito natin makikita yung location ng starter relay. So ito yung starter relay. At ito naman yung glow plugs relay. Then meron silang kanya-kanyang fuse. So ayan, yung mga fuse. Then ito naman yung glow plugs. Ito yung ignition switch. At dito naman yung cabin fuse. At dito sa loob ng cabin fuse, dito natin makikita naman yung location ng starter fuse. Ito yung starter fuse. At ang isa naman yan ay para sa meter fuse. Then ito yung IPC or instrument panel cluster. At sa loob nitong instrument panel cluster ay nandito yung glow plugs indicator. At ito namang isa ay generator indicator. Then ito yung control module. So yan. Ito yung mga component na kasama dito sa buong wiring diagram. Ngayon yung wiring connection ay isa-isahin natin para mas maintindihan natin. So ayan, itong dalawang battery mga boss, sa mga hindi pa nakakaalam, para magiging 24 volts ang output niyan, itong positive at negative nitong magkabila ang battery ay naka-series connection. Din yung negative dito ay naka-body ground. Tapos itong positive dito ay ito na yung magiging 24 volts output. So yan. Ngayon, yung wiring connection, ang una kong paliwanag ay yung sa starter. So ito yung starter at meron tayong dalawang terminal na nakikita. Ito yung sa solenoid, meron siyang B at S. So itong letter B ay dito magkakabit yung cable na manggagaling dito sa positive terminal. So yan. At ito yung magiging power supply nitong starter. Then, bago nakakonekta dito sa chassis fuse box, dumaan pa siya ng inline fuse para mas safety yung chassis fuse box. So, ayan yung wiring connection. Then, ito na yung magiging power supply nitong chassis fuse. Then, dito sa loob ng chassis fuse ay dito yung starter relay. At ang magiging power supply naman nitong starter relay ay manggagaling yan dito sa 60 amperes na fuse. So, ayan. Then, itong output ay ito yung nakakonekta dito sa starter solenoid, which is a start position. So yun yung wiring connection. Then yung isang terminal nitong starter relay, ayan yung makikita nakakonekta sa body ground. Then itong isa pang terminal nitong starter relay ay manggagaling yan dito sa output ng starter fuse. So ayan yung wiring connection. Ngayon yung ignition switch, ang power supply nitong ignition switch ay manggagaling naman dito sa 30 amperes na fuse. So ito yung wiring connection. Then itong input ng starter fuse ay manggagaling yan dito sa output ng ignition switch, which is a start position. So yan. So yan po mga boss, ito yung wiring connection ng starter motor. Ngayon, yung sa alternator naman, ayan, ito yung alternator, mayroon siyang tatlong terminal. So mayroong letter B at letter S at saka yung letter L. So itong letter B at letter S, isa lang ang wiring connection niyan na manggagaling dito sa output naman itong inline fuse. Naka-splice dito at naka-connecta dito sa
B at saka sa S. So ayan. Then yung letter L, ito na yung nakakonekta naman papunta dito sa IPC at nakakonekta yan sa generator indicator. Then yung kabilang terminal ng generator indicator ay manggagaling yan dito sa meter fuse. So ayan, yan yung wiring connection naman ng alternator. Ngayon, dahil mayroon diesel tong makina ng Isuzu NPR, kaya mayroon siyang glow plugs. So ayan, ito yung glow plugs. So ito yung glow plugs relay. Ang magiging power supply naman yan ay manggagaling yan dito sa 60 amperes na fuse. Then yung output yan ay makakonekta dito sa apat na glow plugs. Then yung kabila ay naka-body ground. Pero sa actual, automatic ng naka-body ground tong glow plugs. Then itong terminal number 3 nitong glow plugs relay ay manggagaling naman yan dito sa meter fuse kasama ng fuse nitong generator indicator sa IPC. So ayan. Then ito namang magiging ground nitong generator relay ay manggagaling yan dito sa control module, which is sa number 5 pin terminal ng control module. So ayan yung makikita yung wiring connection. Then itong control module, so ayan yung mga number ng pin, number 1, number 4, number 6 at number 7. Itong number 4 ay naka-splice din dito sa kasama ng start or starter fuse. So ayan. Then yung number 6 ay naka body ground. Tapos itong number 1 ayan naka-splice yan dito rin sa meter fuse. So ayan. Tapos itong number 7 ay ito naman yung naka-connecta dito sa glow plugs indicator. So ayan. Then yung kabilang terminal ng glow plug indicator naka-splice lang din dito kasama sa generator indicator. So ayan po mga boss, ito yung wiring diagram, starting and charging system para sa Isuzu NPR. So ayan, at sana mayroon kayong napulot na konting kaalaman dito, at kung sakali man yung nagustuhan tong video na to mga boss, ay isang thumbs up ulit ang kailangan ko galing sa inyo. So hanggang dito na lang, at maraming salamat ulit sa inyong panonood. So bye bye at God bless ating lahat. See you sa sunod pang mga video tutorial.